Sada na umana na Espiritu Santo. Amen. Sa inyo ang Panginoon. At sa mayroon. Sa banal na pagdiriwang ginawinda namin si San Clemente. Uno, Papa Martin. Ginawin natin para sa karawan ng ating si President. Masipag na natilingkod po para sa ating parokya. Kailangan natin ang kanyang kalusugan upang hindi tayo hindi pa niyang makapaglingkod sa kanyang mga sa buhay sa ating parokya at makapagpuri na papuri sa pangalan ng ating Diyos na kawaan ibigyan siya sa pagkakarunungan at nakasagal ng kalawakan upang makasugon sa tawag ng pagliligtas ng buong nagama. Hindi lamang sa pansariling katatayuan kundi para din sa ating mga parokyan. At upang maging karapat-dapat ngayon gumanap, pagsisino natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa mga pangalan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, inuwa ko na kasala sa isip, sa ika, sa kawala at sa pagkukulang. Gracias a Santo, sa mahanan ng Maria, sa lahat ng mga kamanang, at sa iyo mga kapatid na kayo kailangan sa Panginoon ng Diyos. Kawal tayo ng mga pagyayon, Diyos, matawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawal at Panginoon, kawal at Kristo, kawal at Kristo, kawal at Panginoon, kawaan kami. Panginoon, kawaan kami. Ama namin Bibita, ama namin mapapangyarihan ang katakilahan mong mag-ibabaw sa halay ng kanang mga banal. Ipagalaw mong ikagalak namin ang pagunitan ng taon-taon ni Papa San Clemente na pangyang mati ng anak mo. Yaman kanyang pinanindigan ang pag-ahaing pinanap niya sa iyo at kanyang pinatunayan sa buhay na itinuro niya sa mga tao. So, ang magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, mag-isama namin ka. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang kabilang-bilalas na pangitain sa langit. Pitong anghel na may dalang pitong salo. Ito ang panguling mga salot sa pagdarito nagwawakas ang buod ng Diyos. May nakita akong alinoy dagat na kristal na nagliliyan. Nakita ko rin ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa larawan ito. At sa nagtataglay ng pangalan, katumbas ng isang bilang. Nakatayo sila sa dagat na alimoy kristal hawak ang mga alpang ibinigay ng Diyos. Inaawit nila ang awit ni Moises na lingkod ng Diyos. At ang awit ng Kordero, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat,
dakila at kahahanga ang iyong mga gawa. O Hari ng mga bansa, matuwid at totoo ang iyong mga daan. Sino ang hindi natatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang tatanggil magpahayag ng iyong kadakilaan? Ikaw lamang ang banal. Lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo. Sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At dahil sa kanahiyaan kayo sa mga hari ng mga lumadador,
itong pagkakataon ninyo o ba magbasaan tungkol sa akin. Ipanabalin niyo ang iyong kalamuban. Huwag kayong mabalisa tungkol sa pagkakataon mo sa inyong sarili. Sa pagbibigyan pa yun ang kagayunuman. At ang bayan lang hindi kaya tinulang mong pabalungan ang sino man sa inyong mga kaaway. Ipagkakabulong ngayon ng iyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan. At ipapatayang ilan sa inyo. Kapagawa kayo na lahat dahil sa akin. Ngunit hindi mawala ko ng isang hingga ng iyong buhok. Sa iyong pag-iisa, ipagkabuhin ninyo ang buhay ng walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ang Panginoon Jesucristo. At kayo ay umusikin. Pagkaman po tayo ay may dalawang martir, sina San Lorenzo Luis at San Pedro Calusot, mga Pilipinong martir, sila yung naging martir sa ibang bayan. Dito po, hindi po dito sa Pilipinas. So, baka hindi naman o tayo pinag-uusip gawa ng ating pananampalataya. Bagaman po, matagal mo lang sinasabi na ang ating pagkilos ng ating na ito, lalong-lalo dito sa Pilipinas, no? Ay hindi gawa ng ating pananampalataya. Hindi tayo inuusin gawa ng pananampalataya. Bagaman po may conflict sa Mindanao between Christian and Muslims ay not directed towards faith but more of differences. Hindi naman, at hindi naman ganun yung tinatawag natin pag-uusin. Katulad na mga naranasan na San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calusot. Mga naranasan, well, alam po natin sa Holy Land, doon na po ay sabi ng isa namin tayo, very few ang Katoliko, ang Kristiyano in general. Kristiyano ay napakaliit na bahagi at hiyakin kayo. Kahit na sa Holy Land, kahit na doon ang galing ang aming Panginoong Jesucristo. At sabi niya mismo na kami ay 4,000 years ay nanatiling tapat sa turo ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya ito isang malaking hamon dito sa ating pananampalataya kung isang hindi namin nagbibigyan ng pansin na matugunan ng ating pananampalataya. At kung isang ay hindi namin higit na makikita ay kung minsan anong kasalanan na naiintindihan pa natin yung ating pananampalataya. Kaya kung minsan hindi namin masabi na what we are being persecuted because of our faith. Kailan kung minsan siguro sabi nyo baka tayo minaman ang aming hindi gawa ng pananampalataya, maaaring gawa ng ibang kadahilanan. Pero kung paano nga pala ang hindi na makikita yung aming pananampalataya, nasa napitin ng mga pangatay, napakasimple lang ako yung isip. Na umisal, kung sabi na natin ay tayo ay malaya na nakapagtutupad ng aming pananampalataya. Or problem in the Philippines, eh, hindi sapagkat iniusin mo aming pananampalataya. Ngunit na rin, nagpapabayan tayo sa ating pananampalataya.
Kung sa limbag ka naman ang sabi ng Father, handang pa sa atin ang sisimba pag-araw ng linggo. Ganda. Kung talaga tayo nagsisimba pag-araw ng linggo, sigurado mo, hindi mawawala ng espasyo yung ating mga simbahan. Kung talaga tayo nagsisimba pag-araw ng linggo, sa kung sabi ng Father, Father, nagpupunta siya sa isang simbang-simbahan ako, maniwala kayo ron. Kung talaga mo yung mga yun na nagpupunta sa ibang simbahan, ay kahit na ron, hindi yung tayo mawawala ng patlak. Ilan lang ba ang kaya ng ng seating capacity ng bawat simbahan, kahit na po yung standing ovation. Kung yung po pagpalagay natin ay 80 million na mga Katoliko ay magsisipa pang-araw na Linggo, ay kukulangin po ang ating simbahan. Kukulangin yung ating simbahan. Yun lang po, yun pa lang. Ay talong-talo na tayo. Ano ba? Yung mga pamantay na tinuturo ng ating simbahan tungkol sa ating pananampalataya. Katulad ko rin bawa yung mga pagtukol, katulad ko sa abortion na talagang pangatulad natin na hindi tayo pumapayag ng abortion. Hindi lang basta tayo pumapayag, hindi tayo pumapayag ng abortion. Hanggang conclusively, hindi tayo dapat na mag-recommend. Hindi lang sa'yo, hindi naman ako nagpapakapag. Hindi lang yun. Hindi naman po talagang binubuhay natin yung ating pananampalataya. Hindi natin pwedeng yan ang kabunahan. Sige, magpakawal ka na lang sa kahit anong kadahilanan. Kasi bakit? Yun yung ating pananampalataya. Yun ang ating pananampalataya. Ano ba? Yung same-sex marriage. Hindi rin dapat tayo pumapayag mo. Pero sabihin natin na yun, hindi na ulugan na itatakwil mo na yun kung mga kapatid natin na mga homosexuals and lesbian. Hindi. Pero ano yung ano, hindi siya dapat ikasal. Kasi yung sa atin ng simbahan. Hindi na ulugan na magkakalig na tayo. Dahil ayaw ko nung kunin natin yung maakin at irespeto natin yung ganung klase ng pagkaunawa na pinapahayag sa banal na kasulatan. Maraming po akong matusin. Maraming po akong matusin. Kaya po matusin po ang simbahan sa Pilipinas ay the enemy is not outside. The enemy is within. Ang kalaban ay kapiling natin. Bakit? Siguro po, dahil sa kahinaan ng ating kaalaman, ng aming pinanaganikan bilang mananampalatayang Kristiyano Katoliko. Ito kasi yung aming pamantayan. Pinananalikan din ang mga pagtugon natin sa biyaya na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Yesu Kristo. Kaya panalangin natin, na magkaroon tayo ng lakas ng loob. Ng lakas ng loob na maintindihan natin yung ating pananampalataya. At ipagtanggol yung aming pinaniniwalaan, ano pa kapag nagalimbawa ng alay? Lalo-lalo ngayon, question ngayon ng alay. Yung karapatan ng mabuhay. Kasi yung abortion, bahagi lang po yun ng isang malaking pamamantayan ninyo. The right to life. Kasama na po, hindi namin pinapayagan na rin ang extrajudicial killing, ang anumang uri ng pagpatay.
Padre, masamang tao ito eh. Ha? Hindi. Hindi dapat patayin ang kahit masamang tao. Ikulong mo! Ikulong mo. Ikulong mo. Hindi dapat yan patayin kahit mga masamang tao yan. Kaya yun po yung patulisin na nakikita natin. No? Pinakailangan natin ang lakas na loob na maintindihan natin yung ating pananampalataya at maidepensa natin ito para hindi natin maunawaan na ito yung pinapahayag ng ating pananampalataya bilang mga Katolikong Kristiyano. Nawa po ay maging maliwanag sa ating pagkilos sa maintindihan nito. Maintindihan natin sa ayon sa tinuturo sa atin ng aming Panginoon sa Kristo na nakasabase sa banal na kasulatan. Kutusin nga po, hindi pa natin hinihingi yung ating ulo bilang kapalit ng ating buhay. Kutusin po yan, iba, hinihingi sa atin yung ating ulo ng pag-aralan natin ng maayos ang ating pananampalataya. Maintindihan natin na nga ito. Ito yung pinangahawakan natin. Sabi ko nga kay isa na lang aming bawa ng PNN. Ilan sa atin kaya makasamuro ng Apostles' Creed. Yung dasal na sumasampalataya. Apostles' Creed. Iba pa po kasi yung Nicene Creed. Kapag English, ginagamit natin ni Solan Creed. Kapag Tagalog sa Misa, ang ginagamit natin ni Apostles' Creed. Most likely, yun ang ating pamamaraan. May kutusin, kahit ni Apostles' Creed. Apostles' Creed kasi maiksik-maiksik. Kaysa doon sa Nicene Creed. Yung Apostles' Creed na lang, ilan kaya sa bawat sampung Katoliko ang nakakaunawa at nakakasaulo. Masaulo man lang. Masaulo lamang yung Apostles' Creed. Masaulo lamang yung Apostles' Creed. Alam niyo, kung isa, bahagi ng aming Pagkilos na nawalong panahon nito, sinasabi rin ba na masama yung magsaulo. Ang mahalagang maintindihan ko. Paano mo nga maintindihan? Hindi mo nga sa ulo eh. Sa ulo ay ulo na. And then later on, may paliwanag mo. Pagamang nang magsaulo naman na hindi sapat, pero napakalala po na masaulo natin. Kasi hindi kung tawagin natin kung sa mathematics, mayroon tinagawag ng mathematical formula. Sa atin yung pananampalataya, mayroon po ng formula. At ito yung mga formula na ito. Kaya pag hindi nito maintindihan yung mismo yung formula, ay wala. Mawawala tayo sa ating pinanggalingan. So sana po magkaroon tayo ng lakas na loob na maintindihan natin yung aming pananampalataya. To invest mo na magkaroon tayo ng panahon na pag-aralan natin yung ating pananampalataya. Ano gagawin? Mag-attend ng seminars, retreats, recollection. Sana po madagdagan natin. Pagkaman po yun ay nagbibigay ng additional na oras at trabaho. Pero kung huwag natin kalimutan, kami ginawa natin yung ating lakas. Tanawa mo ay mamunawaan natin yung ating pananampalataya. At paano natin may tinubayan sa ito? Kung tayo mismo hindi natin alam. Kung tayo mismo hindi natin maunawaan yung ating pinanggalingan. Doon pa lamang. Hindi. Kung hindi natin alam yan, eh baka lalo tayo
Mahirapan kapag pinag-usapan namin, kapag dumating na mismo yung tinatawag natin pag-uusig o persecution. Bakit? Ay, hindi mo alam kung iyon po. Kung saan ka nakatayo eh. Kaya ano ba gawin mo? Kapag meron pag-uusig, ay sige lang. Hindi mo alam eh. Kung ito ba yung puro ng simbahan, kung ito ba yung sumasalungan, kung sumasangayon sa puro ng simbahan, wala akong alam eh. So, anong mangyari? Hindi natin maipagtatakot ang ating pananampalataya. So, ilinigin po natin sa puro ngayon, isang Pope Clement the First, yung ating santo, na bigyan tayo ng tapang na pag-aralan ng ating pananampalataya. Tapang na ipagtanggol ng ating pananampalataya. At tapang na isabuhay ang ating pananampalataya. Kinakailangan ay tumagos yun hanggang sa huli. Ang higit na ang siya, higit siya. Sabi na natin, hindi yung magsisimula. Kung wala yung una, sabi na, bakit kinakailangan ng tapang? Kasi tayo, lalong-lalong sa Pilipinas, hindi ko yung place of mind. Sige, katulad kong Kristiyano naman ako, katulad na lahat ng katulad ko. So ano lang gagawin na? Kung ano lang yung ginagawa ng iba, yun din ang gagawin ko. Ay kontusin ko, yung aking pananampalataya ay skill deep kung tawagin ko. Kasi pala, palaman, hindi pa tumatapos sa laman, hindi pa nakaabot sa puto, hanggang balak lang. Kaya pagalangin natin ang lakas na kailangan natin kasama si San Clemente Uno.
ipang pagkahain ng ikalutan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay sa pagkurihan niya ang karangalan sa ating kapakumbaga sa buong gambayan ng iyong banal. Manalangin ka sa pagkahain namin na iyong inaugurita ang iyong mga banal. Kumahan sa kanil sa iyong pagkatangkinig ang kasalukuyan na dati niyang minakasamahan ay aming maiwaksin sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang kami. At sumayin niyo rin. Paas ko sa inyong Diyos. Inaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoon. Marapat ang kaya ito sa naman. Ang manaling makapagyarihan, tuloy ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalahan sa San Clemente Uno ay parangalan, sa ikapanalig namin may paninindigan na ikaw ay maayang kahit siya ay mamatay. Sa mga minarapan mong kanyang matularan ng inanak na lalain ng sariling buhay, tulad na ganap sa iyong anak at lubo ng mga martiri dumanang hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nasisiawin ang papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagpupuli sa iyo, kadakilaan. Kami nagpapasalamat na kami ang minarapat at ngayon sa
sarap mo para paglingkod sa iyo. Isinasama lang kami nagsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo. Ayaw mo lang sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, dinamin mo yung simbahan na dalang sa buong daigdig. Kuspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, ni Bilaventura, anak na ng kapariyan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinday na may pag-asa na sila yung maling mamumuhay. Gayun din ang lahat ng mga kumanang. Kawaan mo sila at tumulin sa iyong paliwanagan. Kawaan mo ang kapatid ng lahat ng masalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na maanong na rin mahihalilan ng Diyos. Kaysa na mga apostol na lahat ng mabanala ng buhay dito sa daigdig ng kalulugod sa iyo. May pagdiwang gawa namin ang pagpupuri sa karangalan mo. Sa mamagitan ng anak na aming Panginoon, Yesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya sa adalahan ng parang pagpupuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasama lang tayo. Bang katulad isang Clemente. Uno, higit namin maunawaan may pagtanggol at isang buhay ng ating pananampalataya.
Ito ang poder ng Diyos. Kung nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyahan sa piging ng poder. Panginoon, hindi ako marapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salitang madama ay gagaling mo.